Okay guys, so pag nagpiprint ako ng design sa pigment, ay pag ready made na yung mga design na kagaya nito, nilalagay ko na lang yun sa Word, no, sa MS Word. And then, kung ano yung size ng ating dark transfer paper, ang size kasi ng akin is A4, no, kaya inaano ko na lang yan. Yan. Nilalagay ko na lang dyan sa A4 size. Ayan o. Ayan. Size. Ayan. So, naka A4 lang ako. No, tapos, landscape. Ngayon, pag print natin yan, lagi lang na naka-high. Ayan. Naka-high quality lang. Ayan. Ayan. Okay. So, ang piprint ko pala ay 12 pieces. Pero try muna natin ang isa. Try lang muna natin. Kasi baka palpak, mahirap na. Ayan. Ganun lang. So yan o, mas maganda yung pagkaka-print, no, kaya tutuloy-tuloy ko na. Hello guys, welcome back sa ating channel. So, ngayong araw ay dumating na yung ating order na dark transfer na gagamitin natin para mag print tayo nitong na-pending natin na mga t-shirts, na uniforms nung nagpagawa sa atin nung bago mag-lockdown. Eh, ngayon nakahanap tayo ng mabibilhan online at na-deliver na kahapon na LBC. O kaya ito. Ayan. So bali yan. Ayan yung mga t-shirts na gagawin natin ngayon. Ayan. Yeah, ang gagawin natin ngayon ay turuan ko kayo kung paano mag-print sa dark transfer paper. O, kasi ang gamit dito sa mga logo ng uniforms nila is dark transfer. O, so ito, nagupit na to ng mga kapatid, ng kapatid ko, bunso. Ayan. So, ganito yung kalalabasan yan pag nag-print kayo sa dark transfer. So, meron yan backing. O, so dito dapat mag-print. Ayan. So pag na-print na to, ginagamit namin gunting na lang. Gunting. Tapos tatanggalin yung backing bago saka ipiprint dito sa mga t-shirt. I-heat press. At yung pag-heat press nito, mamaya na natin gagawin. O kaya, huwag kang aalis. Tapusin mo yung video para matutunan mo kung paano yung pag piprint ng dark transfer paper sa t-shirt. At kung bago ka pa lang, at kung bago ka pa lang sa channel natin, ay paki-hit na yung subscribe button at yung notification bell, yung all, para notified ka lagi sa ating mga video. Para matutunan mo rin yung kung paano ko minamanage yung time ko, pagsabihin yung pagtuturo sa school, at the same time ay nakapag-execute pa ako ng mga ganitong business at yung mga racket na pagre-repair ng computer. Okay? So, bago tayo magsimula dito, so medyo madami-dami to, siguro buong maghapon natin ito tatrabahuin, ay mag-ano na lang muna, almusal muna ako. Babalik tayo mama. Babalikan ka kayo mamaya. A few moments later. Hello guys, dito na ulit ako. At busog na tayo. Ang ulam namin ay pusit, adobo.
At ngayon ay sisimulan na natin yung pag-print sa dark transfer, sa t-shirt ng dark transfer paper. Kaya ito yung heat press ko, yung gagamitin natin. So, yan. And magta-try tayo ng isang ano lang, isang t-shirt para makita nyo kung paano. Pero bago yon, i-preheat muna natin. Painitin muna natin yung ating heat press, no? Isiset natin. Tara. Okay guys, i-on na natin yung ating heat press. Ayan. Pagka-on natin, set natin yung ating temperature sa 160. Kasi 160 yung ginagamit ko pagka dark transfer. Ayan, 160 set. And then, ang ginagamit ko sa timer is 15. No? Pero dahil medyo malapad yung dark transfer natin, kalidalasan ko na-encounter parang merong mga bubbles. So ginagawa ko 10, tapos yung 5 is ano na lang, curing na lang. So i-cure ko pa siya ng 5 seconds pagkatapos nung 10 seconds natin na pag-press. Okay, so set na natin yan. Antayin na lang natin yung time na, yung temperature na ma-meet niya yung 160. No? Pag 160 na, magpipress na tayo ng isa. Okay. So, wait na lang natin. Ayan, so 160 na. And nakaset na tayo ng timer na 10 seconds, guys. Kaya pwede tayo mag-heat press ng isang t-shirt. Okay, so lagay natin. Sentro mo yung t-shirt dito sa iyong press. Then preheat for 5 seconds. Pagka preheat, ilagay ang design. Ilagay ang design. Apat na daliri mula sa neckline. And then, check mo na lang kung sino. Tansya mo na lang. Tansya mo na lang kung sentro. And then, massage. Gamit ang Teflon cloth. Then, i-press for 10 seconds. Curing for 5 seconds. Okay. Done. Okay, so ganun lang guys, mag-print ng dark transfer paper sa ating mga t-shirt. At ang gamit pala na ink doon sa pag-print sa dark transfer ay pigment ink. Kung gusto mo malaman yung mga about sa mga ganon, no, yung kung hindi mo pa alam yon, yung pigment at sublimation, meron akong ginawang vlogs kung ano yung pinakamaliit na puhunan sa digital printing at yung aking digital printing shop tour. So doon marami kang matututunan sa pagdi-digital printing at maging sa mga equipments na ginagamit ko ngayon. At kung nagustuhan mo yung ating video, ay paki-subscribe naman yung aking channel at i-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga padating pa nating uploads. At sigurado ako marami kang matututunan. Hindi lang sa digital printing, kundi sa iba pang mga skills at mga tips na isi-share ko sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at ingat po tayong lahat.